Good morning! Sino ho mga first time? Pwede makita yung kayo mga first timers. Wow, pwede palapakan natin mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palapakan natin yung mga sponsors? Mga kaibigan, narinig ko kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ko ba siya magsalita? Yes! Maganda ko ba yung produkto? Yes! Yes, di ba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi yung pera, masarap po ba kumita? Yes! At kung kikita ka, anong gusto mo? Malaki o maliit? Malaki! Malaki. Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para may idea ko kayo, sino ko, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano nag-upisa itong negosyo nito. Mga kaibigan, ako po ay taga-Pangasinan. Sino ko dito pag taga-Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon, doon ako lumaki ng high school. Nag-migrate po ako sa Maynila nung nag-college po ako. Ako po ay gumaduate ng physical therapy, gumaduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Aspirin. Mas kilala sa pangalang John. Ang apelido ko po ay Aspirin. Ang middle initial ko po ay B. Biogesic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. Pagkatawalan yung pangalan ko. Bakit? Hindi nyo babayin yung pangalan ko? Kailangan nyo ako. So mga kaibigan, 1998, graduating student po ko. Ako po ay naibita sa isang kumpanya. Hindi ko nababakit yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin po yun. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa sponsor ko, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh, ako naman, sama na sabi. Sige, sama. Umatay na ako ng seminar. Gantong-ganto ho. Marami ho tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kaibigan? Parang kanina. Di ba yung mga members to, yung mga nag-imbita sa inyo? Kakaiba, di ba? Di ba? Eh, mga sabastan mo ito, meron dito. Di ba? O, tapos pinag-uusapan sa inyo, gusto nyo naman kami! So, sometimes ay ta, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the long story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao na imbita ho sa akin, kaklasiko ho, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng classmate ko mabahay, 1,100 pesos. Check-in ho, excited. Tingnan mo, ginagansan mo, tingnan mo. 1,000! Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, yung malaki pa isuwag mo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumulong ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. July, August of 1998, tumanggap siya 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi, sa negosyo mag-upis sa maliit, pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment, pag sinabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Ah, kaibigan. Okay nyo. Nakumbinsin niya ako? Hindi. Nakumbinsin niya ako? Hindi. Hindi. Bakit? 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki. Sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ho ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, hindi ko tinitinan yung mga ganda. Hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ho ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko na makipagdebate. Tumahimik na ho ako. Alam niyo bakit? Wala ang trabaho. Ba't tumatawa kayo? Ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. O, totoo naman, tinan yung katabi nyo. Tinan nyo. Tinan nyo yung katabi nyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang datong. O, lamang may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, peke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mong offend. Dahil hindi naman ho kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time estudyante, malaki o maliit? Sali ako hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-baliktarin mo man to, pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. May nakikita ka lang pag nagbenta. Ang sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka, wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pagka tayo naghanap ng trabaho pag graduate natin. Pumasok ka lang, 15-30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi. October of 1998, mga kaibigan, dito ako nagbago lahat.
tumanggap ko siya, 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ako kumukang pera. Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho kudukha o hampas lupa. Ano? Ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Yan, ha? Naiintindahan niyo ba yung ganun buhay, ha? Ha? Hirap ho, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko yung 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamoy ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya nga ako nag-physical therapy. Dahil gusto kong kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid of 90s, hindi man ho bang PT sa abroad? Hindi man, di ba? Hindi ko makakal ko ng PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Maynila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, uya. Sige, PT, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gagraduate na ako, doon ko nalaman trabaho namin. Tagamasahe ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, manong, kumusta kayo? Kaya ha, ako nyo. Yan ang kausap ko, ha? Lakad ko kayo, dahan-dahan na kayo, ha? Mga kaibigan, may magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na yung demand, nurse naman daw. Di ba nakakainis yung ganun? Alak ka lang alam, pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka gitna. O natatawa ko yung bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O, saan katuta ka nurse? Hindi man daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, kung nurse okay, huwag kayo offend. Ano? Napapansin lang natin to. Ang daming nurse, bakit po? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sinteblado? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano itsura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tonton naging nurse. Bakit? Yun ho reality. If you're an ordinary person in this in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ho ba ako? Totoo naman ho eh. Eh mga kaibigan, nung makita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, aklase, lahat ng kakilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa kayo. Tingnan ko kung may imibita kayo. Ang hirap-hirap kayo mag-imbita. Ang masakit pa sa pag-iimbita, alam mo yun? Yung minsan, Indian. Ito, masakit sa lahat. Umatend na, umubo na, pumalaktak pa. Paglabas, ah, ngit ka. Walang niya. Okay lang sabihin yung hindi authorized. Okay lang yun, matatanggap ko eh. Ang di ko matanggap, yung hindi sasabihin pang di maganda, ay, naluloko lang kayo, piramiding kayo. Yun ang batong sa lahat, tama ba ako? Tama, so mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyo to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kinukonvince ko sa sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-quit ka. Hindi mo na matinag. Ano, bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit, sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, pongan. Eh siya ho, nag 80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Ang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may prueba ka na eh. Nakuha niyo ako? Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin niyo sa akin, eh paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened? Naka 6 years po sa kumpanyang yun. I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa kumpanyang yun. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang, at least ma-edi lang ho kayo, ano pinanggalingan ng may-ari? Nag-join ho ko sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ho ko doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ho ko naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Totoo yun.
Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in one year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, o ano ngayon? Hindi ko nakapilag mamayabang yun. Ano? Sinasabi ko sila sa inyo na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after one year sa kumpanya nyo, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo kung first-timer kayo. Ang tumatakbo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit umilipat-lipat ka pa? Tama rin. Tama. Ito sagot ko. Hindi ka balilipat kung sarado na. Ha? Ha? Mga kaibigan, sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oo. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Ang next question nyo. Alam mo naman sa sara. Sali ka pa rin ang sali. Nagsasara naman lahat ng sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi oh, wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ang puhunan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, eh, mahirap yan eh. Para sa akin ho, ito ang pinakamadali sa lahat na mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first-timer dito, sino nag-invita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Diba, iba, iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, di ba? Tumatawa din, tama ba ako? O, sino nasasalita? Ako, sino kapagod? O, ganyan yung gagawin nyo? Mag-iimbita ako, papalakpak yun lang. Kasabi mo sa akin, mahirap. Sumuko mo ng negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat, pati logistics, iisipin mo. E kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbita lang, papalakpak yun. Yeah! Pag sumali, yeah! Di ba? Sabi niyo sa akin, eh kung di sumali, eh di sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari, we've decided, convince ho kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho, network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Hindi na ako dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, nag-day come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali, ano yung itsura ngayon? Isa lang sinasabi niya, uy, sali ka dito, maganda to. After one year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After one year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado lang. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay niyo, reaction ng mga kapitbahay, mga kamag-anang, oh, yan naman si networking! Tama? Tama? Kaya pag ikaw, member ka, masusunog ka talaga, ayaw ko na na networking. Kinahihiya ka na mga kaibigan ko minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami, may pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad nung galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umatid kayo ng seminar, puro nakapostura ho, formal attire ho, napakaganda pag sa networking, bilib sila. Dito hindi ho. Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin, bakit tayo sali na sali sa kumpanya nagsasara? We've decided, August of 2005, sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanyang pinalaki. Marami na isara. Sino na ipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo na imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Sino na pahiya? Di tayo nag-iimbita. Nakuha niyo ako? So, pag-aralan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Mga kaibigan, nagalag kami ng produkto, hindi ko na-explain product, na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, kinuha namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, eh bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drum? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun na nga ho eh. Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user pwede maging pusher. O para maintindihan nyo,
Sino kumikita? Yung user o pusher? Yes, sir. Pusher. Anong user? User ka, no? Bakit? Kaya pag kayo, member dito, may nagtanong sa inyo ang trabaho mo, sabihin nyo, pusher. Nakakabaliw si 24/7. Ha? Nakakaibigan, now, ayoko na pakabahin pa. Pag-usapan natin, paano naman kikita? Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ho dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat po, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit iba din nagtataas ng kamay. Hindi ko rin alam kung natanong na ito. Pero alam niyo ho, I've been doing this business for the past 12 years. Isa lang ho sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, tuwing itatanong yung tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa amin sa kaba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyayaan. Uulitin ko yung tanong ko. May pag-asa pa yung hindi nagtataas. Sino dito ang gustong yaman? Mga kaibigan, masarap mo ba ako may pera? Yes! Diba? Alam niyo, wag ho kayo mayabangan sa akin. Pero saray ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louis, pakipipay nga yung sasakyan, alis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alin ba sa mga sasakyan nyo ipipipay namin? Alam niyo ho, baka naiyabangan ho kayo, eh alam niyo ho, iba ho talaga may sasakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikaw ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka. Mangarap ho kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O, tingnan niyo tumaig eh. Paano kung may anak ka? Fresh graduate. Katulad ng itong kwento ko, lumang kwento. Di ba tag-ulan ngayon? Fresh graduate. Matalino. Probinsya na. Pero matalino, maganda, sexy. Ang puti. Naghanap ng trabaho. Palibasa, sikat na Makati. Makati, tinanggap ka agad ho sa Makati. Unang araw ng trabaho. Umulan ho. E traffic pa. Wala siyang choice. Sumakay siya, MRT. Yan yung pinakambis sa paraan dito sa EDSA. Traffic, di ba? MRT mo siya. E di ba sa MRT, ang daming tao, nahanap pagka rush hour. Di ba yung pag nasa pila ho kayo, pagbukas ng pinto, hindi mo kailangan pumasok sa loob? Tutulak ka talaga ng tao, mapasok sa loob, di ba? Tutulak ka talaga eh. Pagdating sa loob, dikit-dikit ang mga itsura niya, di ba? O, ano itsura? Pag nandun, unahan sa release, di ba? Unahan yan, unahan. Pagtakbo ng MRT, di ba? Miyamiya, puwepren MRT. Pag preno yung Martin, babae maganda, may tumusok sa likod. Sinirip niya ngayon, may lalaki. Sabi niya, Manong, yung payong mo tumutusok. Galit na galit. Takbo ulit yung MRT. Pag preno ulit, may tumusok na naman. Manong, yung payong mo tumutusok. Yung lalaki, sabi. Ang lalaki. Alam niyo, pag preno yung MRT, ay, grabe talaga, ang lakas. Ay, Manong, sinigaw ng babae. Yung lalaki, dali-dali bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumusok? Kayo, how would you like to spend the rest of your life? Gusto nyo ba yung natutusok? Pag may kotse ka, hindi ka matusok. Ito na ho, ito na nga, ito na nga. Baka may first time, tama na yung tusok! Paano makikita? Mga kaibigan, dapat makonvince mo tayong lahat na ang kumikita o yumayaman ay negosyante. Tama ba ako? Hindi ko nila lahat, pero kadalasan at karamihan. Yung mga nag-abroad, sasabihin nyo, ay hindi, kumikita rin yung mga nag-abroad, totoo ho yun. Pero pag uwi nila dito, bitbit ang kanilang mga kinita, ininegosyo rin ho nila yun. Dahil kung di nila ininegosyo, mauubos din ho yun. Babalik na naman sila sa abroad, e paano pag tumanda na? Magulat na lang sila, wala silang napunda na negosyo. Nakuha niyo ako, bottom line, negosyo. Ang problema ho, kulang ho tayo saan? Sa finance, pera, kulang ho. Good news po. Itong negosyo papakita ko sa inyo, pag ikaw nag-join, bibili ka lang ng isang package namin worth 7,980. Package ho na. Oh, ang hindi ako siya sabi nyo. Sa mga first time, oh, kaya ako na! 7,980, ha? Tama ba ako? Itang-kita ko isang babae, itsura niya. Tumingin niya na. Hindi ko natuturo ko saan. Basta yung suot niya, flesh. Alam mo, mga kaibigan, 7,980, hindi importante yung lalabas. Ang importante, yung babalik. Hindi naman yung... Parang maintindihan nyo, di ba sa POA, ang dami pumipila? Bakit? Sa kagustuhan na makapag-abroad. Kasi alam nila, pag nag-abroad sila, malaking kikitain nila. Pero alam ng lahat, pag sila pumila sa POA, may pera o wala, pag sila na-approve, maglalabas din sila ng pera.
Pero kahit walang pera, pumipila. Bakit? Pag naprobahan, gagawin ng paraan. Bakit? Kasi pag nagawin ng paraan at nag-abroad sila, alam nila, mababawi nila. Anong importante? Hindi yung nilalabas. Ano ang babalik? Nakuha niyo ako? Yes. So, ang tanong dito, 780, anong kapalit? Number one, tatanggap kayo ng package. Package ho, o products na merong C24/7. Nakuha niyo ako? 5 boxes po yun. Magkano naman yun? Nasa 6,000 pesos po yun. Nakuha niyo? Ibig sabihin, konti na lang, halos bawi ka na. Mga kaibigan, number 2, 25% discount. Ibig sabihin, pag ikaw naging member, bumili ka ng package, isa sa benefit mo, meron kang 25% less sa susunod na bilhin nyo sa reorder. Number 3, meron pa kayong 200,000 accident insurance. Ano po ito? Pag na-accidente ho kayo, wag naman ho sana. Pero pag kayo na-accidente, at least insured ho kayo ng 200,000. Anim na ho ang tumanggap nito. Naghihintay kami ng pampito. Ba't tumatawa ho kayo? Sino gusto mauna dito? Biro lang ho, biro lang ho. May nagsabi sa'yo, ay, ako na yan! Grabe ba na, kailangan mamatay pa! Mga kaibigan, yung anim na hindi ko masabi nag-enjoy, no? Yung anim na nag-claim, naka-claim ng 200,000, sino mo gusto namin mag-aakalang sila yung aksidente? Wala. Kaya nga tinawag na aksidente. Kahit sino, pwedeng mangyari. Kahit sa inyo, pwedeng mangyari. Ha? Pwedeng mangyari. Okay? May, ang tanong iba, paano pag aksidente, hindi naman namatay? Pwede pa rin kung makaka-reverse po kayo ng 10,000 lang. Medical reimbursement. Sabi niyo, bakit 10,000 lang? Eh, dumatay ka na para 200,000, di ba? Pag di namatay, at least 10,000 pa rin. Medical reimbursement. Take no accident. Ho, accident. Huwag ho yung gagayahin yung iba. Yung iba ho, inatake sa puso, inaksidente daw. Bakit aksidente? Eh, inatake sa puso. Paano nangyari yun? Ginulat. Aksidente daw. Eh, hindi naman ho na hindi aksidente yung gulat. Ano ha? Yung iba naman, sabi ko, medical reimbursement. Reimbursement. Naong tugho, duguan pumunta dito. Sana yung 10,000 ko ha? Duguan ako. Ako yan, ha? Reimbursement ho. Reimbursement. Ano ha? Pag pinatay mo kayo, 50,000 pesos pag kayo ay pinatay. Okay? Unprovoked murder dapat. Number 4. Siyempre, meron kayong sales kit. May brochure, may application form, may mga CD. Number 5. Distributor tracking center. Ano po ito? Since negosyo po ito, importante ang monitoring. Sa madaling salita, accounting. Eh kung ikaw ay walang alam sa negosyo, mahina ka sa computation, sa math. Paano na yun? Good news po. Lahat po ng computations, kami hong gumagawa. Saan po makikita? Sa internet ho, web-based website, sa website ho. Mga kaibigan, pag pinasok yung website ng AIM Global o ng Alliance in Motion Global, mga kaibigan, magkakawa sariling account pag nag-join ka. Yung account na yun, syempre may username ka, may password ka. Parang FB. Nakuha niyo ako? Ikaw lang maka-access nun. Makikita mo doon, gaano kalaki ang grupo mo, magkano binibenta nila, magkano benta mo, magkano kinikita mo. Lahat na gusto malaman. 24 hours a day, 7 days a week, available po yun. Number 6, benefits from topic natin. Daily payout. Anong daily payout? Daily payout. Pag sinabi yung payout, komisyon. Di ba sa negosyo, pag ikaw ay kumita, ang tawag doon ay komisyon. Tama ba ako? Ang komisyon sa gantong klase negosyo, normally, binibigay ho, 1 month after mo magtrabaho. Yung iba ho, 1 week. Kami hindi ho, daily. Bakit? Anong significance ng daily? Mga kaibigan, ganito ka lang kasimple ho yun. For example, pumunta ako ng Davao. Pagpunta ko ng Davao, let's say, bukas ang punta ng Davao. Member ka ngayon. Tinext kita, nalaman mo, may seminar ako sa Davao. Eh, may kakaibigan ka dun. Tinext mo ngayon, pumunta ka sa Davao. Nakuha niyo ako, pumunta ka dun sa seminar. Umaten ngayon, sabihin natin ngayon yun, nag-seminar ako, ikaw nasa Maynila. Nakuha niyo ako, eh sumali yung tao. Pag sumali yun, at ikaw ang naging bita, ID mo ginamit, connected, nag-join, the following day, yung commission mo, nasa iyo na, nasa ATM mo na. Maganda ba? Maganda, maganda. So meaning, ganun kabilis magbayad ng payout. Number 7 at number 8, ito po ay yung bonus namin. Pero dahil sa dalawang to, alam nyo, maniwala kayo sa akin. Itong dalawang to, sobrang sulit po talaga. Ano po yun? Meron po kayong free medical check-up. Ano po yung free medical check-up? Nakipagtayo po kami sa mga clinics ho. Pag ikaw nag-join sa AIM Global,
automatic may free medical check-up ka. Mga kaibigan, ang gagawin mo lang, magpapa-ID ka dito, syempre, kailangan mo pa-ID. Ano, pumunta ka sa clinic, magpapa-ID ako. Hanapan ka ng ID, magpapa-check-up po ako. Hanapan ka ng ID. Anong ID nyo? Ito, Fadax. Hindi, tanong pa-ID ka dito. Nakuha niyo ako? So, magkano pa-check-up sa doktor? Pa-check ako. 300, 400, minsan, 500. Depende sa doktor. May kasama X-ray? CBC? Urinalysis? O pag samahin nyo lahat yun, magkano babayaran nyo? Wala din? Mahal, di ba? Good news po. Lahat ng binanggit ko, kasama ko dito. Libre ho. Nakuha niyo ako? Kasama na ho. Alam mo, mga kaibigan, natural, we are promoting wellness, health. Mahirap mag-quote ko ng isang bagay tungkol sa health kung ikaw sakitin. Nakuha niyo ako? Yes. Ano sabi mo? Maganda yung iniinom ko. Diba? Ano sabi ng kausap niyo? Magpa-check up ka muna. Okay? Mga kaibigan, may nagtanong sa akin, saan kami magpa-check up? Siyempre, doon sa bunch. Saan? Sa Cebu. Tatawid lang ako kayo sa Robinson's Galleria, sa ground floor ho. Ano pa kaya nung Med Central, papacheck up po kayo doon, walang bayad. Okay po yun? Yeah. Number 8, scholarship program. Grabe, no? Busog na busog kayo sa benefits. Eto, dito kayo makabaliw. Scholarship program. Ano po ito? Nakipag-tie up po kami sa maraming school sa buong Pilipinas. Etong school na to, nakatayap namin, pag ikaw nag-join sa AIM Global, nagbibigay ho kami ng certificate, scholarship certificate. Meaning, pwede kayo magpaaral sa school na credited sa amin, bibigyan ho kayo ng 20, 30, 50, up to 100% discount, depende sa school at depende sa kurso na kukunin nyo. Mga kaibigan, para maintindihan nyo, ako personally, na-enjoy ko ito. Meron ho kong kapatid, wala pang asawa. Yung kapatid ko, mag-aaral ng college, wala na ho ang father ko. So, sino ang kapal sa kapatid ko? Siyempre, yung kamag-anak na magandang buhay. Sino yun? Ako yun. Sabi ko sa kapatid ko, gusto mo mag-college? Sabi sa akin, yes, kuya. Sige, anong gusto mong course? IT daw. Mahilig sa computer. Mahilig maglaro. Sabi mo gusto mag-aaral? Informatics. For your information, mahal po ang tuition fee sa informatics. Sige na, inquire mo na magkano yung tuition fee. Pagbalik ko sa akin, 26,000%. Hindi pa kasama yung mga kasama ng iba. 26,000%. Mga kaibigan, ginoin ko yung kapatid ko, binigay ko yung certificate, pinag-aaral ko sa informatics. Good news po. Instead of paying 26,000, 50% na lang ho ang binayaran ko. Doon pa lang, bawi ko na to. Bawi ba? Yes! Eh, meron pa to. Eh, di ba yung bawi? Bawi. Ang good news dito, hindi first sem yun. Hanggang second sem, 50%. Third sem, 50. Hanggang grumabit yung kapatid ko, 50% na lang ang babayaran ko. Pero ito, one time lang. At ang maganda nito, hindi kailangan mag-maintain ng high grades. Ano ibig sabihin nun? Di ba sa scholar, kailangan matalino? Yes. Dito, ipasa lang niya. Scholar siya. Kahit bobo ang anak niyo, scholar pa rin mo dito. Maganda ko ba? May nagsabi sa akin, iho, may edad na ako. Baka di na ako tanggapin ng school. Good news po, transferable ho ito. Pwede mo ipasa sa iyong pamangkin. Nakuha nyo, kahit kayo nag-join. May maintain ba ako para maintain nyo? May maintain ba akong sales quota or something para maintain scholarship ng anak ko? Hindi ho. Kahit di na kayo mag-active, basta nakuha nyo ho, tuloy-tuloy na ho yung scholarship ng kapatid ng anak ninyo. Maganda ho ba? Yan ang kapalit na 7980. Sulit o sulit na sulit? Sulit o sulit. Pag pilosopo ang kausap nyo, pilosopo yun na rin po. Ang dami ko nakakausap na pilosopo. Alam mo, pag pilosopo, dinidiretso ko na. May nakausap mo ako, pilosopo. Hindi ko na sabihin ko saan. Bacolod. Ang ganda ng presentation ko. Teacher ho, sana walang teacher dito. Parang may umaangal ho. Sa Bacolod ho ito. Hindi ho dito. Teacher ho, after seminar ko, lumapit sa akin. Iho, ganun yung mag-seminar. Sabi sa akin. Pero paano kung nawala yung scholarship? Certificate. Sabi ko, tita, wala ko tayong magagawa. Transferable po yan. Nakalimutan ko magpa-check up. Tita, huwag niyo kakalimutan. Sayang naman. Walang ATM sa amin. Tita, pwede kong cheque papadala namin. Hindi ako marunong internet. Kaya tuturuan namin kayo mag-internet. Nabasa yung kit. Hindi ako naksidente. Ayaw ko magbinta. Hindi ko mabinta.
paano ako makakabawi? Sa loob-loob ko, lahat ng problema nasa kanya na. Gusto kong bumawi. Ano sabi ko? Tita, may pag-asa ka pa. Tumawid ka sa highway na kapikit. May 200,000 ka. Ha? Bawi ka, bawi. Bawi! Bawi! Ha? Bawi! Eh, piloso po. Ano sabi sa akin? Eh, ako hindi ako namatay. Ikaw kang magalala. May 10,000 ka. Ha? Pero sa loob-loob ko, mamatay ka na, please lang. Ha? Lahat ng problema sa kanya na eh. Ha? Bawi ba? Bawi ba? Paano nakikita ng pera? Number one, syempre pwede ka mag-retail. Since may products tayo, pwede ka magbenta. Well, mga kaibigan, may mga tao gusto magbenta. May mga ayaw magbenta. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan i-push yung product eh. Katulad ko, ang lakas ko magbenta, pero hindi ako nagbibenta. Magulo ba ang kausap? Alam nyo, simple lang ho. Pag kayo, member dito at bilib kayo sa produkto, ang gawin nyo lang ho, every time na iinom kayo, gawin nyo publicly. Huwag nyo kakahiya. Hindi ba kasi pag umiinom, kakahiya? Hindi ho. Ako pag kumakain ako sa labas, lagi kong bitbit to. Pinapato ko sa lamesa para makita ng iba. Bakit mo kakaya? Eh, food supplement to. Nakuha niya ako? Hindi naman to drugs. Kaya mo kung nagda-drug addict ka, di ba? Pero ang tanong yan, addict ako eh, ha? Hindi naman eh. Pag kumakain mo ako, yan lang ibig sa lamesa. Anong ginagawa ko pag may kausap ako ni Tagain Global? Siyempre, hahawakan mo yan. Habang nag-uusap kayo, eh, tuktok ko ng konti. Oh, grabe, ha? Oh, grabe, ha? Talaga, oh, grabe, ha? Ano? So, ibig sabihin, napapansin. Ngayon, pag hindi pa rin tinanong ano yung hinahawakan mo, pagkatapos kumain, sa harapan niya, kumuha ka isang kapsula. Tsak! Magtatanong hindi? Magtatanong, ano mo? Ah, ito ba? Ito, kasi complete ito. Maganda ito sa katawan. Actually, maganda ito sa mga kolesterol. Eh, yung kausap mo, punong-punong ng kolesterol. Siyempre, maganda ba talaga yan? Nakuha niyo ako? Bakit interesado ka? Meron pa isa para sa'yo. Mga kaibigan, yung kape. Ang dali ibenta ng kape. Bakit? Kailangan pa ba expert? Ano yung kape? Kape! Alam mo lahat yun. 2007, ang dami na bentang kape. Bakit po? Namatay yung lola ko eh. Ba't tumatawa kayo? Namatay yung lola ko. Ito yung kabaw ng lola ko. Hindi, maliit lang yung lola ko eh. Sa ibabaw ng kabaw ng lola ko, naglagay ako ng tarpaulin. Nakalagay, complete. Sa ilalim ng complete, nakalagay lahat ng sakit na nakakaganda dahil sa complete. Bakit? Nakakaganda ng sakit. Parang labo ng kausap. Ang sinasabi ko, no? Nakalagay doon, arthritis, high blood, cancer. Lahat ng naglalamay, tumitingin doon sa lola ko. Cancer. High blood. Ha? Sige, tumawa ko kayo. Ngayon po, pag pinipigilan niya yan. Nakaibigan, nagtimpla ng kape. 3-in-1, yung kasama sa bahay. Siyempre, automatic yan. Itago mo yan. Ito yung timpla mo. Liben, yung coffee natin. Sinerve sa mga tao. Siyempre, automatic yan. Ang sarap ng kape. Tanungan. Anong kape to? Ah, tita. Siyempre, lapit kayo kagad. Huwag kayo mahiya. Liben yan. Ano yung liben? Kape na may complete. Ano yung complete? Nakita niya yung tarpaulin. Ah, automatic, di ba? Oh, maganda yan sa may cancer, arthritis. Siyempre, may bibili. Pag ayaw bumili, okay lang. Hindi mo kailangan i-push. Panungin mo lang ng panungin. Sabi mo lang, kumuha ka ng isa. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, isa lang. Bakit ba? Pag di ka kumuha, nakita mo yung lola ko. Yun, nangyari sa'yo. Ha? Kukuha, ha? Magkano dito? 25%. Direct sales ng global package. Ano yung direct sales? Direct sales sa global package, ang global package po, yung 7980. Pag sinabi yung direct sales, ibenta mo ito. Ibenta nyo ho. Well, mga kaibigan, sasabihin nyo, ay, mahirap ibenta to. Hindi ho. Ang pagbenta, indirect selling ho, ibitayin nyo lahat ng kayo. Kaibigan, kumare, kumpare, kapitbahay, kamag-anak, kaklase. Pero una ako na ho kayo, hindi lahat ng iibitayin nyo ay interesado. Mas marami hong ganito, kesa ganito. Normal ho yun. Ang sa akin lang ho, huwag ho kayo maging emotional. People fail in this business kasi emotional yung iba. Ano emotional? Yung ginagawang personalan. May inimbita, ayaw. Ayaw mo. Ha? Nasasaktan. Nasasaktan. Siyempre, ang trabaho ng upline, okay lang yan, nangyayari sa akin yan, mag-imbita ka pa. Siyempre, mamamotivate, mag-imbita na naman. Yung inimbita, ayaw na naman. Ayaw mo rin. Oh. Ah, wala na talaga, ha? Ang basa, ayaw. Ano natin? Darating panahon, ayaw na rin niya. Ayaw ko na. Mahirap yan. Ano niyo mga kaibigan? Ako, pag ako nag-imbita, pag ayaw ng kausap ko, hindi ako nasasaktan.
ang iniisip ko, negosyo lang. Nakuha niya ako, ganun lang. Pag inimita mo, ayaw mo, thank you for, ngitian mo pa. Bakit ikaw payaman, siya hindi? Tama ba? Ayaw mo? Thank you for your time. Sabay ngiti, thank you. Ha? Magtataka, ba't nungingiti ka pa? Ganyan talaga dito, thank you. Pag talikod mo, matay kang duka. Ganun, ganun ha, ganun ha. Pero please lang ha, please lang. Huwag niyong ipaparinig ha. Uunahan ka nun ha, mamatay ka. Pag sumali yung inimita mo, sumali, syempre may bonus ha. May napasali ka, may bumili ng package, babayaran kita ng 500 pesos. Hindi pala ako. Makakabuli nyo ako, 500 ko! Ha? 500. Kada isa, mga kaibigan, eh paano kung ang naimbita mo 10? O, oh, 5,000. Eh kung naimbita mo 100, nabaliw ka. Ah, dami. Gano'n yun? Ha? 50,000. Oh. Eh paano kung yung barangay, hinakot mo ha? Labuhan ka na. O magkano yun? Anong barangay 1,000? May barangay 1,000 ba? Labo nung kausap. Number 3, matching bonus. Ano yung matching bonus? 1,500 every match. Ito yung malaking pera. Paano yan? Ikaw to. Pag ikaw, nang imbita ka ng kaibigan mo, kakilala mo, sumali, babayaran kita ng 500 pesos. Tama? Eh, hindi na lang isang kaibigan mo. Pag ikaw, nang imbita ka pa na isa, again, may 500 pesos ka. Ang tawag dito, match. May left and right ka. Automatic yan, may bonus ka na 1,500 pesos. Total of 2,500 pesos. Ilan yung imbita mo? Dalawa. Binigay ko sa'yo, 2,500. Eh, kung isa lang naimbita ko, edi 500 lang. Basta nakaimbita ka pa na isa, pwedeng sabay, pwedeng kinabukasan, kahit after 1 year. Basta may isa, automatic may 1,500 ka. Nakuha niya ako? Yes. Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala, dahil siya nag-imbita. Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala. Hindi lang basta imbita, kailangan na bentahan ng package. Baka mami, imbita lang kayo, imbita lang sa 500. Imbita ko dami-dami, ha? Hindi mo ganun nun, ha? Ikaw, hindi mo ito kilala. Hindi mo kilala. Hindi mo inimbita. Pero since nag-match yan, ikaw, may 1,500. Kahit hindi mo kilala. Nakuha niyo ako? May sabi sa akin, ano kasi gradual na may 1,500 ako? Actually, kahit sabay. Ano sabay? O, yung inimbita mo, nag-join. Sige na sa computer, mag-join ka nga. Sabay mo, bukas ka sa tabi yung computer din. Sige, sige, mag-join ka. Aabangan ko. Nag-join. Buksan mo yung account mo. O nga, may 1,500. Encash mo. Bukas, punta ka ng ATM mo. Andun na yung 1,500. Kahit hindi ka na pumunta bukas. Ngayon pa lang, abangan mo na. 1,500 daw. 1,500. Abangan mo na. Lalabas ko. Lalabas, every time yung sali sa left at sa right, may 1,500 ka. Kahit ito, may 1,500 din. Yes. May nag-join dito. May nag-join dito. Kahit anong posisyon yan. Basta left and right, 1,500 ng 1,500 yan. Mga kaibigan, asabi sa akin ng iba, eh, ganyan din yung pagkwadan. Ganyan yung power home. Yung tama yun. At sa katutok na mga kumpanya. Ganyan din yun, yung pinagkaiba nyo. Mga kaibigan, malaki yung pinagkaiba namin. Kung pag-aaralan mo to, lumalabas, piramid din to. Bakit? Itsura pa lang piramid na eh. Tama? Pero mga kaibigan, you have to define what is piramiding. Mga kaibigan, para maintindihan nyo kung piramiding ba talaga o hindi. Tingnan nyo muna, doon sa package, kailangan value for money. Ano yung value for money? Yung kumikita ka, hindi lang dahil sa pag-iimbita. Yung taong inimbita mo, make sure, bawi niya yung binayad niya. Nakuha niyo ako? Hindi lang nagbayad ka ng 8,000. Ang binigay ng produkto, 2,000. Worse, nagbayad ng 15,000, ang binigay, papel lang. Eh, common sense naman ho, naloko ka talaga. Sasabihin sa'yo, eh paano makakabawi? Mag-iimbita ka nang mag-iimbita. Makakabawi ka, eh kung hindi ka nakaimbita. Nakuha niyo ako? Dito, kahit wala, may scholarship ka. May medical check-up ka. Hindi ka naloko. Naintindihan niyo ba ako? Yes. Ang tanong ng iba, eto pa niyo kung ito, ang lakas mag-imbita. Sumabog. Grabe talaga, mga halimawang tao dito. Sumabog, ang dami nang join. Dito, ang bagal. Worse, huminto pa. Paano sobra dito? Walang kamatch dito. Tama, mga kaibigan, may dinesign ho kami. Yung dinesign namin, na-approvehan ho ng DTI. Ako at si Doc Ed sa Makati ho, 3 DTI, yung head ng DTI, piniset po namin to. Mga kaibigan, nakakatakot syempre, DTI, mga lawyers, marketing ho. I-explain ko ito, sabi, hindi ni-depend namin, hindi ito piramiding. Ladies and gentlemen, yung repeat binary, ano yung repeat binary? Mga kaibigan, ang tanong kasi, paano kung mas marami dito, or worse, kuminto mag-ibita itong mga taong to. E di wala lang kita. Dito papasok yun. Lahat ng products merong points. Tandaan nyo, ang produkto merong
Ang 7,980 ay 1,200 points. Pag meron kang 1,200 points sa left at meron kang 1,200 points sa right, ikaw ay tatanggap ng 1,500. Baka din yung 19 yan, balikan natin to. Nagbalik to ng 7,980. Eh di ba 1,200 points yun? Ibig sabihin, ikaw, may 1,200 points ka sa kaliwa mo. Nagbalik to ng 7,980. May 1,200 points ka sa kanan mo, katulad nito. Ang sabi ko, pag may 1,200 ka, meron kang 1,500. Yun yun. Klaro? Yes. Marami nagbayad dito ng 7,980. So, marami kang points. Konti nagbayad. Yung iba dyan, nagmatch. Eh, yung sobra dito. Paano pasok yun? Mga kaibigan, ang tao, hindi pare-pareho. Meron malakas mag-imbita, may malakas magbenta. Eh, itong mga taong to, kahit hindi malakas mag-imbita, basta bumibili, nagbibenta, nag-share ng produkto, ang produkto ay meron? Points. Bibilangin ng computer lahat ng binibili ng mga taong to, yung produkto, the order. Pag umabot ng 1,200, no time frame, lahat ng para sa binila, hanggang dulo. Pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatch yan, 1,500 ka ulit. Meaning, ang minamatch mo, pwedeng tao sa tao, pwedeng product sa product, pwedeng tao sa product. Yung traditional ho, na tao sa tao lang, pag wala nag-imbita, walang kita. Dito hindi, kahit wala nag-imbita, basta may gumagamit na produkto, 1,500 pa rin. Kaya pag kayo member, kahit nakita niyo yung anak ng downline niyo, umiinom ng produkto, anong sabi mo? Iha, laki mo yan. May points ako dyan. Nakuha niyo ako? Ang problema, mga kaibigan, ang sabi sa akin ng iba, hindi ba kayo malugi? Bakit malulugi? Eh, paano kung marami lang jujoin dyan? Eh, di puro 1,500 yan. Oh, hindi ka malulugi. We've been doing this business for the past, mag-5 years na ho. Hindi ho kami nalulugi. At para 300 millionaires na ho ang na-create. Ang dami na ho. Hindi pa rin nalulugi. Paano nangyari yun? Because meron kami tinatawag na safety net. Ano yung safety net? Babayaran namin kayo hanggang 16 matches per day lang. Ah, teka, hindi ko naiintindihan. Ganito lang ho yun. Lahat na sumasali sa'yo o lahat ng match sa'yo, ang maximum payout po namin ay 16 matches per day. Per day. At dinivide namin yan sa 2. Ano po yung 2? Every 12 hours, 8 matches lang po ang pwede pumasok per cycle. So, lumalabas, dalawang cycle. Bakit? Diba? From 12 o'clock ng gabi hanggang 11:59 ng tanghali, tama ba? Tama. Pwede kayo magpasok ng 8 matches. Ano yung 8 matches ulit? 8. Nakuha niyo ako? Hindi kailangan ikaw ang mag-iimbita lahat niyan. Hanggang dulo po yan. Pag umabot lahat ng batches nila, hanggang 8, kahit di mo nakilala, hanggang dun ang babayaran namin. Pag lumampas ka per cycle, ang tawag namin, flash out. Ibig sabihin, yung susobra dyan, hindi na ho kayo babayaran. So, ang sikreto ng iba, kakausapin yung mga sa ilalim. Pwede bang mamaya na lang, alas 12, saka kayo magpasok ulit? Para another 8 match ka na naman per cycle. Total of 16 matches per day. Pag kinumpute mo yun, 16 times 1,500, magkano po yun? Nakuha niyo ako? Ang ginagawa ng iba, ang sikreto ng iba, ang ginagawa, paano pag malaki na yung grupo? Sayang naman. Anong sikreto ng iba? Isinasali, minimember ho, yung kamag-anak para pasok pa rin. Ano yung sabihin nun? Ikaw to, isinali mo yung asawa mo, isinali mo yung anak mo, pwede sinali mo yung pinsan mo. Nakuha niyo ako? Bakit? Para yung iimbitahin mo, imbis na ibibigay mo dito, ilagay mo dito, para pati yung kamag-anak mo, nakikinabang. Nakuha niyo ako? Yes. Oh, eh yung kakala ko pa isa, ilagay mo dito, di pati siya nakinabang. Nakuha niyo ako? Para pag ito na maximum na, ng 16, siya hindi pa. Pasok pa rin sa kanya. Naiintindihan niyo ba yun? Maganda ba? Maganda. Dito tayo matatapos. Matatapos ako. Parang sabihin niyo, bakit naman ang sulat niya? Hindi mapwede ayusin. Alam niyo, kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, mula nung ako'y natuto magsulat, hanggang ngayon ho, hindi ko mabago-bago ho ito. Nanay ko lang ho, nakapagsabi sa akin, nakapag-explain kung bakit hindi ko mabago. Sabi ko, nay, bakit sulat ko? Ang sabi nanay ko, anak, pag pangit ang sulat mo, kabaliktaran ng itsura mo. Alam niyo, kaya pala hindi magbago-bago ang sulat ko. Kaya ako sa inyo, may tip ko sa inyo. Pag uwi niyo mamaya, nakita niyo sa salamin, hindi maganda nakita niyo, ganda niyo na lang ho ang sulat niyo.
Ang tawag po dito, stair step. Eh, teka. Di ba meron ng ganito? Eh, bakit may ganito pa? Sa napakahaba naman, pampagulo pa. Hindi ho. Ito kasi, to be honest with you, mabilis ang pera talaga dito. Maraming yumayaman kagad dito. Pero pagdating dito, pang matagalan ng income naman to. Meaning, kapag matagal na, ang base mo kumita, pero tumatagal pa yung income mo. Di ba mas maganda yung ganun? Paano ito? Ito, based sa product movement. Hindi ho sa membership. Paano nangyari yun? Pag kayo nag-join, tatawagin namin kayong distributor. Ano requirements? Of course, you must be 18 years old and above. Kailangan 18 pataas. Pangalawa, syempre, negosyo po ito. Importante sa negosyo na kayo po excited. Nakuha niyo ako? Pwede ba tinan yung katabi niyo? Sige, tinan niyo. Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, ngumiti ka naman. Yan. Masarap ba yung feeling ng lagi nakangiti yung nakakasalubong mo? Masarap, diba? Alam niyo, ako, suplado ko kong tao. Napaka-suplado ko. Kaya dahil sa negosyo to, nagbago ang aura ko. Minaser ko panang mete. May nagturo sa akin. Tuturo ko rin ko sa inyo. Pag-uwi niyo ko mamaya, mga bandang alas 12, pumunta ko kayo sa kwarto niyo o sa banyo. Maganda yung nag-iisa lang ho kayo. Ilak niyo ko yung pinto. Mas maganda mag-suot kayo ng itim. O kung anong gusto niyo. Bakit naman kung nakaubad kayo, di ba? Tingin ko kayo sa lamin at i-practice niyo to 1 to 10. Believe me, effective po ito. Tingnan nyo ko yung sarili nyo, ha? Siguraduhin nyo, ha? Ano, ha? Dahil pag iba yung nakita nyo, tumakbo na ko kayo, ano, ha? Sabihin mo sa sarili mo, one! Two! Tika lang ako, hindi pa ako tapos. Three! Ha? Hanggang 10 po yan. After ng 10, ang bilis gumitay. Bakit? Namaster mo na eh. Paglabas mo ng banyo, paglabas mo ng bahay, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag lumiti, paktay, recruiting mo, ha? Pero please lang ho, ha? Huwag kayo masobrahan. Baka mag-isa ka na lang. Sirawin na ho kayo. Silver executive. Gold executive. At ang highest position, global ambassador. Mga kaibigan, yan ang pinakamagandang position sa lahat. Ibig sabihin, pwede ako makakita ng posisyon? Yes. Eh bakit pa? Kasi ang tao, hindi lang perang gusto. Gusto recognition. April 25, Araneta Coliseum. Ladies and gentlemen, pinunun namin ang Araneta Coliseum. Anong meron? Nirecognize namin sa stage. Thousands ang umaten. Yung market ko, mga naging silver, naging gold, naging global. At lahat po sila, proud the proud. Bakit po? Karamihan dito sa mga umakit na stage, mga ordinaryong tao lang ho. Imagine nyo ho, Araneta Coliseum. Mga kaibigan, doon ho ginaganap mga malulupit na mga events. Doon ho ginanap ito. Ubakit ng stage yung mga tao. Pinapalakpakan. At ang tip ko sa inyo, kung sa susunod ho, kung kayo mapopromote at aakit ka ng stage, huwag na huwag yung gagayahin yung iba. Sablay ko umakyat. Alam niyo bakit? Siyempre kakamayan namin, na-stand tayo nakatingin, picture-picture, video-video. Pag tinawag yung pangalan, De La Cruz! Siyempre tonto, pasok. Thank you very much po. Thank you very much po. Picture! Tsa! Hindi ka nakita. Ang sikreto ng pag-akyat, Mr. De La Cruz! Pagpasok, ganito ho. Thank you. Di ba? Picture! Tsa! Oh, kita ka! Ngayon alam niyo na ho, paano makita stage, ha? Ngayon, mga kaibigan, paano mga promote ng posisyon? Dito, kailangan ng 10 points. Dito, 100 points. Dito, 1,000 points. Ano yung mga points na yun? Balikan natin to. Sabi ko kanina, lahat ng binibili ng mga tao to, merong points. Ang tanong, mga kaibigan, paano ko ito, katulad sinabi ko sa inyo kanina, ito bumili. Ang sabi ko sa inyo kanina, yung binibili ng mga tao dito, pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Tama? Baka hindi nyo naitanong o baka hindi nyo naisip, paano yung binibili ng mga taong to? Eh, mas marami sila. Papalo dito? Eh, wala nang papaluan. Dito ako papasok yun. Lahat ng tao sa ilalim mo, basta galing sa'yo, hindi binigay sa'yo. Lahat ng taong yan, basta bumili ang produkto, kahit hanggang dulo, basta bumili ang produkto, yung points niyan, points ito, points, lahat ng dinaanan, hanggang sa'yo, points mo rin yun. Ibig sabihin, ito total lahat ng binibili mga points.
pag umabot ng 10 points, ikaw, magiging silver ka ngayon. Eh, ano ngayon? Pag silver na ako. Pag silver ka na, may 10% rebate ka pa. Ano yung 10%? Overriding commission mo yan sa grupo mo. Hindi ko maintindihan. Di ba bumibigyan produkto tomato? Eh, na-promote ka. Silver ka na. Yung susunod nilang bibilin, hanggang dulo, meron kang 10% sa lahat ng binibili nila bukod sa 1515. Nakuha niya ako? At yung 10% na yan, based yan sa points. Okay? 10% ng points. Ha? Hindi ko naintindihan. Ganito lang ako kasimple yun. Lahat ng produkto may points. Tama? Yung 10% ng points, pwede mo rin convert sa pera. Ibig sabihin, pera lang, pera din yun. Nakuha niyo ako? Eh, bumibili pa rin sila. Hindi na tumitigil. Pag umabot ng 100, magiging gold ka. Ano ngayon? Yung 10 mo, magiging 20%. Pag umabot ng 1,000, magiging 30% lahat ng binibili ng lahat ng tao sa ilalim mo. Maganda o ba? Maganda. Ito po is higher rebate minus lower rebate. Ibig sabihin, pag na-promote itong taong to ng gold, lahat ng tao sa ilalim niya, 30 minus 20, 10% ka na lang. Hindi na 30%. Kasi siya, may 20%. Nakuha niyo ako? Yes. Ngayon, baka nalito ba kayo? Mabilis ba ako? Magulo o kayo ang magulo? Ang good news, mga kaibigan, eto ho, no time frame. Ibig sabihin, pwedeng matapos yan after 1 week, after 1 month, after 3 months, even after 1 year. Hindi ho kayo mazizero. Hindi yan 2 months sa pusi mo, 6 months sa pusi mo. Pag hindi mo natapos, zero ka, umpisahan mo ulit. Hindi ho. Mula umpisa hanggang dulo, iipuyo po yan. Hindi ka nazizero. Ang good news po dito, group points po yan. Kasi kung ikaw lang bibili na lahat yan, di mo kaya. Lahat ng tao, points sa'yo. At ito nakakabaliw sa lahat. There is no demotion. Ano yung sabihin nun? Pag ikaw may 100 points ka na, gold ka na, para. Eh kung the following month, humina ang grupo ko, nagbakasyon ako, bumaba yung points naging 10, bababa yung position ko? Hindi ho. Dito, pag umangat ka, hindi ka nabababa habang buhay ka na doon sa position mo or aakyat ka pa. Kung hindi kayo nababaliw doon, dito kayo mabubuwang. Ito nakakabuwang sa lahat. Tinan nyo. Ikaw to. Ang dami nyo inimbita. Isa lang naniwala. Ganun ka kalala. Yung naniwala, nanay mo pa. Pinagbigyan ka lang. Anak, wala ba sumasali sa'yo? Ako na lang sali sa'yo, anak, ha? Sumali ang nanay mo. Alam nyo, 3 buwan na kayo. Kayong dalawa lang, laging mate, palakpak na palakpak. At pasin mo, nay, hindi tayo dumadami, mag-imbita ka naman, nay. Yung nanay mo, nag-imbita. Good news po, ang dami inimbita. Isa lang din na paniwala. Sino? Tatay mo pa. Tatay mo, kinulit mo, mga kayo talaga, kukulit nyo. Sumali tatay nyo. Kaya lang, 3 lang kayo. Siyempre, kinulit nyo. Sino? Yung tatay nyo. Tayo, mag-imbita ka naman. Eh, yung tatay nyo, napaka-mahiyain. Napaka-busy. Wala pang kakilala. Ganun kalala. Buti na lang, may isang kakilala. Isa lang. Pero yung isang yon halimaw pala. Lahat ng imbi-imbita, sumabog. Naniwala. Pinutok ko. Naging global ambassador. Pwede mangyari yun. Good news po. Itong 3 to, lahat yan, pare-parehong global ambassador. Dahil pwede kang makaimbita ng tao mas magaling sa'yo. Tama, pwede ikaw mahihain ka. Pero naimbita mo, makapala mo ka. Di damay ka. Kasabihin yung diyan magaling magsalita. Eh, naimbita mo, 2 magaling. Di mas magaling ka. Bakit? Downline mo lang yung 2 magaling eh. Nakuha niya ako? Oh, tinan niyo to ha. Para masitindahan niyo. Sino mahihain dito? Sino mahihain? Ang kapala man ang mukha niyo. Tinan nyo. Sabi na iba, dito, ang bagay dito, yung mga nakapala mukha magaling magsalita, hindi ho. O, tinan mo to. Brad, ano pangalan mo? Huwag ka mahiya. Ha? Paul. Kapal ng mukha. Hindi rin pala. Paul! Mahihain si Paul. Sabi nila, wala pag-asa. Hindi ho, may pag-asa mahihain dito. Ang gagawin mo, Paul? Sabi nila, mula ng elementary, high school, college ako, isa lang ho napansin ko. Hindi ko nila lahat, pero kadalasan ho. Di ba yung matatalino sa school, magkakasama? Yes. Di ba yung mga bobo, magkakasama? Di
nakakalabasin niya sa school yan? Di ba yung nakukopyahan yung kakasama niya? Yan. O di ba yung nalalambi? Ah! Because birds of the same feather are the same birds. Napasin niya ba yan? Ako, napasin ko talaga to. Kami mga maitsura. Paul, ikaw to. Sa susunod na may seminar, dali mo dito yung dalawang kaibigang mahihain. Pagdating ng dalawa, sabihin, mahihain din kami. Ano sabihin natin sa dalawa? E di, imbitay niyo pa yung mga mahihain yung kaibigan. Hindi mapupuno tayo ng mahihain tao dito. Lahat ba kayo mahihain? Opo! Hindi naman naman kayo mahihain. E ba parang sa iyo, may naimbita, makapala mukha, hindi mo nakilala yung Paul. Kaibigan mo, kumpare, kapitbahay ka, mag-arang, hindi mo nakakilala. Naimbita dito, ang kapal, oh, rekrut, oh, rekrut, oh. Pag yan, makapala mukha, pumutok. Ladies and gentlemen, Paul, damay ka. Magiging global ambassador ka rin. Maganda ba? Maganda. Kaya Paul, ngayon may pag-asa ka na. Nakuha niyo ako? Dahil ang Pilipino, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Tama! Mga kaibigan, tapos na ako. May bago tayo mag-iwahiwalay, syempre, bibigyan ko kayo ng mga tips. Syempre, sa dami na sinabi ko, malamang, hindi nyo lahat mahalala yun. Ang dami na, di ba? Pag wala kasi dito, ano sabi? Basta 1-5 ito, puro 1-5. Malala nyo lang, 1-5 di ba? Ang dami na eh. Ma-explain nyo ba? Kaya mga kaibigan, ang tip ko sa inyo, number one, kung bago kayo mo eh. Number one, kung ikaw ay first-timer, hindi mo maintindihan na sa upuan. Ano gagawin mo? Babalikan mo. Hiram ka ng CD. Magtanong ka. Mag-explain ka ulit. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung negosyo. Study the business. Nakuha niyo ako? Number two, pag napag-aralan mo, syempre, try the products. Better yet, mag-join ka na. Tutan, nagustuhan mo na. Try the products. Number three, gumawa ka ng prospect list mo. Bakit? Syempre, isulat mo lahat ng kakilala mo. I-categorize mo sila. A, B, and C. Bakit? A, lahat ng kilala masipag, yan ang imbitahin mo. Bakit? Pag lumaki yung masipag, bibilis ang grupo mo. B, yung mga tamad. Kaya ba't tamad iniimbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. Tama? C, yung mga walang kwenta. Bakit iniimbita yan? Baka may sakit, bentahan mo. Nakatulong ka pa. Tama? Eh kung ABC puro ayaw, wala talaga, ayaw talaga. Ayun, ibaon mo ng buhay. Ha? Hindi, bilhin lang ho. Ibig sabihin, ibaon mo buhay, balikan mo pag kumikita ka na. Nag-guess yun ako? Number four, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa. Sayang mo oras ninyo. Pag kayo nag-imbita, maramihan. Siyempre, pag nag-imbita ka ng isa, inindyan ka, walang natira. Eh kung saan po inindyan mo, inindyan ka ng siya, may natira ng isa. Mga diba? Kaya naman, mag-isa ka lang dito. Ang dahil ko recruit, asan? Wala, hindi mo tin eh. Diba? Pangit ng ganun, diba? Kaya dadamihan mo ang kakausapin mo. Ang good news mo dito, ang tip ho, pag kayo nag-imbita, siguraduhin nyo, excited ho kayo. Okay, papatay-patay, wala sali. Gusto mo yung maman? Sama ka? Ay, tsura kausap mo. Sure. Kaibigan, pag kayo ng imbita, excited, sumama ka, ha? Pero pwesta nga, huwag nyo ipipilit pumasok, punong-punong lang, iba talaga, tara, pasok, dito lang! Tutulog talaga sa loob, huwag nyo na ipilit, ano? Hakot! Number five, mga kaibigan, baliw. Mga kaibigan, ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pa usasayita. Iba umingiti, iba tumatawa, iba may pumapalakpak. Pero alam mo, may mga ilan-ilan. Mula umpisa hanggang huli. Hindi ko alam kung hindi ko rin maintindihan. Ganito ang itsura. Alam niyo, ang sikreto sa negosyo ko, excitement. Pwede hindi nila intindihan eh. Pero that's excitement. Ang ganda ba? Oh, maganda, sabi. Basta maganda, ang ganda talaga ha. Nakuha niyo ako, excitement. Kaya ang tip ko sa inyo, pagpapalakpak ko kayo, hindi ko ganyan. Bilang na bilang ang mga palakpak niyo. Imagine nyo, nagsasayta, may ari na ho, yung pinakamaitsura pa. Tapos, papalakpa kayo, iba, ganito pa, walang kabuhay-buhay. Ganito ang tama pagpapalakpak. Tuturuan ko kayo paano papalakpak. Lahat papalakpak, ha? Taas ang kamay. Ako muna. Taas ang kamay, at pag sila palakpak, lahat dapat may kasama. Woo! O, tinan nyo ha, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Ang hindi papalakpak, may putok yan ha, ha? Sabay-sabay ha, 1, 2, palakpak! Mga
ko ang first timer. Paglabas dito, maganda ba yung negosyo? Pag-uwi ng bahay, saan nga, pagkagin natin? Sa dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Palakpak naman kayo dyan. Number six. Last ako. D, positive. Oh, last na nga eh. Hindi mo narinig. Pero tandaan nyo ito. Alam ko iba sa inyo gutom na. Iba puyat na. Iba pagod na. Pero sabi ko sa inyo, hindi araw-araw kayo nagugutom, napupuyat, napapagod. Ano ba yung minsan sa buhay mo? Napagod ka, nagutom ka. Pero alam mo, dahil sa negosyo to, pwede na magbago ang buhay mo. Kaya, hindi mga alas 12 tayo. Positive! Last na po? Last na. O bakit? Di ba nawala yung gutom nyo, katawa? Meron isang eroplano, Boeing 747. Sino ko nakasakay ng eroplano? Nakasakay na ho? Nakakita na ho? Parang naman kakaintindihan na kayo. Meron isang eroplano, Boeing 747. At the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence ho, normal ho yun. Ang problema ho, sobrang lakas ng turbulence. Sobrang lakas. Yung mga tao nagpapanik, nagsisigawan ho. Amidst the chaos, yung captain ho, they are trained to be positive. Alam niyo ba yun? Nagsaita yung captain, amidst the chaos, ladies and gentlemen, compose. Diba, if somebody's in control, you will feel okay. Sabi ko, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 5 minutes lang, yung malala. Yung makina ho, magano na ho. Wala na, hindi na napigilan. Yung mga tao, nagtanggahan seatbelt, hindi na ho napigilan. Nagyakapan na ho, nag-iyakan na ho. But you know what? Nagsitayin captain, and still positive. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Why? It's prayer positive. Yes! Why? He's the most positive person in the world. The most positive person in the world. Jesus Christ. Why? When he died on the cross. Positive. Ang daming position para itako. Pwede naman pa ganito. Pwede pa ganito. Ay, bakit ganito? Because it's a sign of positive. Before he died, he was being mocked. He was being stoned to death. He was hung. He was crucified. He was even struck. Ladies and gentlemen, he died. The demons thought they won. But they don't know on the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Yeah. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag ginagawa niyong negosyo to, think positive. Pag may kausap ka at ayaw, ano sabi mo? Positive. Bira na ho. Mga kaibigan, before we go, alam ko, tapos na ako ang seminar, pero bago tayo maghiwalay, alam niyo, ang AIM Global ho, kami ho, willing ho kami tumulong sa mga taong gusto magpatulong. Kung ayaw niyo, maraming salamat ho sa pagpunta niyo, pero bago tayo maghiwalay, uunahan ko lang ho kayo. May mga taong magsabi sa inyo ng mga salitang ito. Mahirap yan. Di mo kakaya yan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Ito lang ho sabihin ko sa inyo. Pipiliin niyo ho ang taong papakinggan niyo. Nakuha niyo ako? Pag gusto mong yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Yun ang sikreto ng pagyaman. Pag gusto mong maghirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama! Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho. Ha? Oh, alam mo, sana ho, ang prinsipyo ko, maging prinsipyo mo. Sana ho, ang prinsipyo ko, maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Nag-fail ka, okay lang. Importante sinubukan mo. Nakuha niyo ako? Ang mahirap sa atin kasi, iba sa atin, hindi pa ka sumasali, ay, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Nakuha niyo ako? Sige lang, panagpain ka, okay lang. Bata ka pa. Nakuha nyo? Ang mahirap sa atin kasi, pag matanda na, saka sumusubok.
Gusto mo yung benta ka ng 90? Saan ka lang susubok? Asan yung opportunity? Sasali ako. Maganda yun. Maganda yun. Bata ka pa? Sige lang. Panalpil ka. Okay lang. Bata ka pa. Eh kung mag-succeed ka, tinan niyo ako. Yeah. Ano? Dahil mga kaibigan, ibaho ang bata. Ibaho ang bata. Na mayaman, iba yung iniisip nyo eh. Hindi, totoo naman, iba ho ang bata habang successful. Iba. Mas may enjoy mo. Katulad incentive namin, US trip. Pag may edad ka, hindi mo may enjoy yun. Ano, sa Amerika ka? Ganda ng Amerika! I'm crying rich ko! Na to para sa ato. And this is so exciting. If you made a decision na sumali ngayong gabi, masasabi ko it's a perfect timing. Alam niyo kung bakit? If you join us 4 years ago, malamang isa kayo sa mga nawala or isa kayo sa mga medyo may duda ng mga panahon na yon, kasi ng mga panahon na yon, wala pang kumikita, wala pang may kotse, wala pang may mga bahay. Tama ba? And ang attrition rate namin mataas. Siguro aaten 10, babalik 2 na lang. Parang ganon. Pero kung nagstay kayo at dun sa mga naniwala 4 years ago nagstay, ginawa ng paraan yung 780. Ngayon po, nakakatuwa. Meron hong kumikita na 1 million isang buwan. Hindi lang isa, hindi lang 5, at hindi lang 10. Marami. Ang tanong na lang, kung sa tingin niyo hindi nila ginawa ng paraan yung 780, kikita kaya sila ng 1 million isang buwan? Imagine mo na lang kung kumikita ka ng 1 million isang buwan. Sunod ka, camera. Ha? Na-imagine nyo ba kung kumikita ka ng 1 million isang buwan? Ano kayang lifestyle meron ka? Can you imagine what life is gonna be like if you make like 1 million a month? If you divide mo yun in 30 days, that would... Probably you can spend at least 30,000 pesos per day. Kung hindi mo magalaw ngayon, bukas malaki problema mo, kailan 60 na ang uubusin mo. Pag hindi mo nagalaw yung 60 on the second day, pangatlong araw, mababaliw ka na. You have to spend 90. Tama? Can you imagine, malamang kahit naglalakad ka, mahulog yung 500, sabi mo, you know, that's dirty. Gusto mo sa'yo na. Di ba? Tama ba, no? Kasi, imagine mo, di ba, kaya mo mawala 500, hindi ko problema eh. Tama? Anyway, nakaka-excite kasi nag-start kami, ang audience lang namin ko, konti, no? And ngayon, ilan na tayo, and sobrang dami na. Itong seminar room, napansin nyo, mas marami pa yung hindi nakapasok minsan, winawanon-wan na lang sa labas. That's why, unti-unti tayo nag-expand. Saan ba nag-start yung malalaki? Di ba, sa maliit? Okay. Ngayon po, I have good news kasi malapit nang matapos yung sarili nating unit sa 7th floor. Malapit nang matapos, ilang bulok na lang. Siguro mga 1.5 ng size nito. So at least kung mag-invite kayo, mas marami. Tapos meron pa tayong 3rd floor. Wow, talagang nakaka-excite. Marami tayong pwede ma-invite. Ubusan na ng lahi dito. Diba? Mas marami kang kilala, lamang ka na. Well, anyway, katulad din ako ni John, katulad din ako ni Doc Ed, naging distributor kami. Dati kaming katulad nyo, nakaupo dyan, nakikinig, naging first-timer din. Kagaya mo, ganyan na ganyan. Parang iniintay ka lang matapos. Okay? And, dati po, isa po akong empleyado. I work in one of the biggest communications company. Ayoko nang banggitin kasi past na yun. Pero PLDT yun. Siyempre, hindi ko kinahihiya. And, I work there as a programmer. So, parang si George, isa sang engineer, no? And, na-invite ako, katulad nyo, naging first-timer. Ang difference lang, nung time ko, 17 years ago, was, mas marami kami, 6 kami. Yung 4, kinain lang yung mamon, sinipsip yung sesto, naihi, kunyari, ayun, umalis, tumakas, hindi na bumalik eh. Okay? Ako natira, tsaka tatay ko. Tatay ko kasi nag-invite. Nakakatuwa, tatay ko, di ba? Sabi niya, anak, alam mo, ang ganda dito, grabe. Palakpak siya ng palakpak. Ako, nakita ko siya, mapalakpak. Siyempre, dadalawa na lang kami. Palakpak na rin ako, di ba? Hirap na eh.
So, hindi ko alam kung ano nakita niya. Because on the first day, pag-uwi niya galing sa seminar, 17 years ago, ha, kakaiba, mas maganda nga ngayon, at least marami. Kukwento ko lang, ha, para at least naging kagaya niyo rin ako. Eh. And nung time na yon, kasama ko yung brother ko, na-excite kami, hindi kami na-excite, kasi tuwing umaga na lang, tuwing magbe-breakfast kami, sabay-sabay, sabi niya, alam mo, anak, grabe. The following day, ganun na naman, tuwing mag-almusal kami, alam niya, anak, grabe. Halos isang taon pa na ganun. Alam mo, anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumisipot ba o wala kasi parehong grabe yung sagot niya. Kasi wala, parang walang nangyayari. So, pag-uwi namin, after attending the seminar, ako rin, dalawa na kami, alam mo tayo, grabe nga. Di ba totoo? Kaya pag-uwi niya mamayang gabi, malama, expression niyo, grabe. Tama, mahulog kayo sa jeep, magbayad kayo, mama, bayad o, grabe. Bahala na, kung saan kayo galing, bahala na siya mag-isip. Di ba? Mama, supli ko, grabe. Mama, di ba? And I started part-time. Yun ang advantage nyo, when you join in Global, you can start part-time. Ibig sabihin, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, or wala kang ginagawa, or estudyante ka, pwede ka mag-start part-time. Everybody started part-time. Except Mr. John Asperin. After schooling, pumasok na agad siya. Pareho kami magkasama sa first company. Okay? Ako, nag-employed mo na for about 8 months. So, I started my business on a weekend, lunch break, after office hours. Nag-invite ako over the phone. Maraming resistance sa una, maraming hindi naniniwala. Merong mga sumasama, pagbibigyan ka lang. Merong mga sumisipot, merong mga tumatakas. Merong mga kukuha pa ng notebook, akala mo seryoso, pahinga ng pepe, kopyahin ko yan. Tapos yung pala, wala. Akala ko, agila ko na, di ba? Uy, kumukopya, oh. Yung pala, wala, hindi na babalik. No? So, ang dami resistance ng una. Pero ladies and gentlemen, ito lang masabi ko. This is very important tip, number one. Kailangan, pag sumali ka sa AIM Global, especially sa mga panahon na to, dapat nakita mo na yung sarili mo kung ano mangyayari 5 years from now. Dapat maliwanag para lagi ka excited. Tama ba? Para hindi mo nakikita yung mga short-term failures mo kasi nakakita ka ng long-term goals. So doon ako na-excite. Alam ko magkakakotse ako, nakikita ko na magkakabahay ako, nakikita ko magkakaresort ako, yung may swimming pool, makikita ko magdrive ako ng one of the fastest cars in the world, no? Mas makikita ko maliit yung 1 million sa buwan, nakikita ko yun, kaya ako na-excite. Minsan din ako natutulog, punong-puno, hindi na rin ako nakakapag-lash kasi pag-i-invite, kaya pa na i-bag, alam niya, kabag, sama-sama na. No? After 8 months doing the business part-time, kumita akong 30 mil. Malaki ba yung 30 mil ngayon? Yes. Pwede yes. Na, no? Gaano siya kalaki noong 1994? Kakaiba, di ba? Noong mga panahon na yun, pag nakatikim ka ng 30 mil at you are only 23, medyo kakaiba. Talagang, alam mo, yabang ko talaga, parang pag binaril mo ko, parang hindi ako tatablan. Alam mo yung ganyan. Alam mo yung, sabi ko, pwede na, di ba? Kaya nag-resign ako, nilakas ang loob ko. Pero before that, in-encash ko muna yung cheque kasi baka tumalbog eh. No? Dumating yung cheque. Sabi ko, miss, padiretso ako sa BPI. Miss, palitan mo yung tig 100 para medyo, alam mo yun, marami. Di ba? Exciting ko, alam mo, sarap magbilang, di ba? Kaya problema, paano ko iuwi? Oo, kaya meron dito, meron dyan, madami sa medyas, pinakamarami sa ilalim ng brief, naka-roll pa, may goma pa eh. Nilagay ko doon, haha. Maglakad ako, nakabuka, pero okay lang, at least, hindi ko ma-hold up, at least safe. So pagdating sa bahay, it was my first time to make that kind of amount of money, so I was so happy, I was so excited, lahat ng utang namin, lahat bayad, no? Naalala ko anong gabi na yun habang binibilang ko. Pag na-experience nyo, tingnan nyo ha, pag una nyo maraming pera, ang sarap bilangin pa ulit-ulit, 28, 29, 30, ulit tingnan natin, parang kulang. Alam mo naman kung magkano, kasi ikaw nag-encash eh. Tama? Inihiwalay mo yung luma, yung bago, yung luma, yung bago. Pag maganda yung serial number, para itatabi mo muna. Di ba? Di ba ganun ginagawa nyo? Pag malutong, medyo yan, matagal-tagal yan sa wallet mo. Di ba? Yung luma, yun muna ibabayad mo. Sarap! Tama? And ladies and gentlemen, hindi na bumalik yung income ko doon. Sineryoso ko siya. Sabi kasi na-upline ko, seryosohin mo to para kikita ka na seryosong pera. Tama ba? Yes. Kasi sineryoso ko, kinaril ko na. Change na ako ng course. I went full time. Sabi ko sa boss ko, boss, meeting tayo. Ano meron? You're fired. Huwag yung gagawin. Huwag yung gagawin. Minsan, gawin mo rin para makabawi ka. Meeting tayo, boss. Bakit? Subukan lang natin kasi malay mo, ma-fire ka bukas. Subukan mo ganun. Ha? Natin ko anong gagawin ng boss sa'yo.
Pero bago ka mag-resign, i-recruit mo muna. Okay? Tapos, ang ginawa ko, ladies and gentlemen, nung makita ko na saan papunta yung business, lahat ng tao kinakausap ko. Kung narinig niyo yung tip na binigay ni John, sundin niyo lang. Okay? Effective yun. Ako hindi, iba, kakaiba. Lahat ng tao, basta humihinga, hindi ko pinapakawalan. Katabi ko sa bus. Pag lumaki dibdib, ibig sabihin huminga, ha, pwede na yan, lika para. In-invite ko na. Hindi ko talaga pinapakawalan. Lahat, literal. Pag nagbayad ako ng Meralco bill, ako yung pinakamasaya pag mahaba ang pila. Siyempre, wow, prospect. Uy, meron pa. Sila medyo, haba naman ang pila. Di ba, ganun, pag pila, mahaba. Inis ka, di ba? Ako hindi. Uy, dami siya. Yes! Di ba? Siyempre, kakausapin mo eh, tama? Prospect. Di ba? Tapos maingay ka pa. Gusto mo extra income? Ang sagot lagi, ano? Oo. Wala pa nagsagot na, ayoko nga, kadiri ka. Wala ganun eh. Di ba? Ano yan? Yung next question, ano yan? Okay. Next question is, invite mo na sa seminar. Ang tanong, may mawawala ba sa akin? Di ba wala? Pag sumali, nadagdagan pa ako. Tama? So, sa mga first timer, yun ang tip. Just keep on, you know, sharing the opportunity. Pag sumali, okay lang. Pag hindi, it's not your loss anyway. At least, you shared something that is good. Pag nagustuhan niya, pag tulungan niya, pag hindi, huwag niyo siyang pilitin. Ganun lang naman eh. Tama ba? And then, my business grew. Naging momentum na, hindi ko na mapigilan. In fact, nung kami ni John, after 1997, 98 yun eh. Basta ang laki ng organization. Halos na puno namin yung Araneta Coliseum. Ganong kalaki. Salamat sa mga palakpak nyo. And for 17 years, ko nang ginagawa yung negosyo, no? Doon lang sa unang company, 100 million na mahigit eh, ang dinala sa akin. So, palagay ko, ang desisyon na ginawa ko, yung desisyon na ginawa ko, na gagawin nyo rin, dalawa lang kasi yan eh. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang tanong, what if totoo? At mangyari sa inyo, mangyari sa amin. And ladies and gentlemen, AIM Global right now is number one in the country. Palakpakan nyo naman. Hindi lang, kasi mga may-ari, dating mga distributor, dating mga kagaya nyo, naupo din dyan, may na-invite na marami, na-injan din, no? So, ibig sabihin, alam namin kung ano yung ginagawa namin. That's why for the past 4 years, no? Sabi nga ni Mr. John kanina, no? For the past 4 years na tinatrabaho namin o ginagawa namin tong company, no? Ang dami na namin kahit paano natulungan na nabago ang buhay. And if these people are happy, well, we're more than happy. Mas masaya kami dahil nakuha nila yung mga gusto nila. Bago ako mag-close, no? Bago ako mag... may magta-talk pa ba? Wala na. Bago ako bitawan tong mic, gusto ko lang sa inyo, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba ang factor kung ang isang company tatagal. Para sa mga first-timer. Okay lang? Yes! Number one. Okay, tandaan nyo yung tinatawag na perfect triangle. Ay, ulit ko lagi ito para ma-duplicate ako. Okay? Pag sinabing perfect triangle, all sides must be equal. And number one factor should dapat maganda yung products. Because if the product is good, therefore, kahit hindi ka salesman, maraming bibili ng product mo. Tama ba? Yes! Hindi sa first sales, hindi doon ang unang talagang benta. Ang totoong benta, yung o-order siya sa'yo na wala ka ng ka-effort-effort. Bakit? Kasi satisfied siya eh. Tama? And kung titignan niyo yung laman ng complete, kaya nga tinawag na complete. With the amount of how much lang isang capsule, siguro nasa 30 pesos, kung bibili ka sa palengke o sa supermarket, bilhin mo lahat yung laman ng 12 fruits, 12 vegetables, 12 kasya kaya ang 30 pesos mo? Malamang hindi. Kung pagkakasyahin mo, paano ka bibili? Pabili nga ng grape. Isa lang, kaya nga walang S. Tama? Tsaka isang slice ng pisngi ng papaya. Di ba may papaya tayo? Tama? So in short, wala tayong pinagkaiba sa technology. Pansinan niyo yung mga cellphone ngayon. Sa ating mga cellphone, ganito kalalaki, di ba? Nagkaroon ako nito, yung analog na ganyan. Pag denial mo yun, tuti-tuta-titi. Di ba? Lakas ko eh. Oo. Oh. Noong 1996, nagkaroon ako nito. Pagka sakay ka sa LRT, darakabit-bit yan, pasikat ka. Talagang, wow, pogi points. Ngayon, suot mo yan, ganun din, wow! Pareho reaction, pero magkaiba yung comment, no? No? Now, ang point ko is, meaning, obsolete na. Because even technology, hindi sila natutulog. How much more yung supplement? Ang cellphone ngayon, maliliit na, di ba? Compact, normal na ang camera, minsan may flash pa nga, tama?
Tapos nakaka-record ka pa ng voice, nakaka-record ka pa ng video, meron ng text, meron ng email, maka-check ka ng Facebook, pwede na yung mag-bluetoothan. Diba? Kompleto na eh. Tama? Now. Ito, diba? Iwan mo to dyan sa Ortigas, yung ganitong cellphone. Magugulat ka. Una-una, hindi snatch to. Hindi ma-snatch to. Kahit i-display mong ganyan, hindi makukuha eh. Iwan mo sa kanto, balikan mo. Kahit after one week, magulat. Uy, hindi na wala. Andyan pa. Wala. Baka akala, kalso ng truck na to eh. Tama, diba? Hindi na mananakaw to. Subukan mong dalhin yan sa ano, Green Hills. Sabi, pa-repair naman, Manu. Wala signal. Diba? Sabi mo, repair mo. Huwag mo iwan yan. Baka akala, akin yan. Diba? Una, wala ng parts. Correct? Pangalawa, nung time na binili ko to, umaabot akong 20,000. Ngayon, hindi na. May cellphone na 5,000 na kumpleto na rin. Ang point ko, guys, even technology, hindi natutulog. They keep on innovating. That's why nung tinayo namin to, hindi pwede kami kumuha ng products na decide or design or research more than 10 years ago. Tama ba? Baka hindi na siya effective today. Because for the past 10 years, lumabas yung bird's flu. Lumabas yung mga infection na airborne. Lumabas yung bacteria na nagko-communicate na. Di ba pati bacteria nag-uusap na eh. Nasaan ka? Ingrown. Di ba nasaan ka? Nasa tenga, somewhere in the ear. O, di ba? So, okay, let's meet halfway. Where? In the intestines. Now? O, di ba? Nag-uusap sila eh. Di ba? Isipin mo ha? Kung yung mga bacteria na de-develop, nag-e-evolve din. So, therefore, you need a product na latest na maraming laman para makombat lahat ng mga bacteria na yan. Tama? Yes. And tamang-tama yung complete natin. Kasi sa dami ng laman yan, ang daling i-explain, pero ang daming laman. Yung mga laman niya, kilala na dati, katulad ng orange. May effort pa bang i-explain mo yung orange? Wala na. Papaya. Lalo na yung papaya, di ba? Hindi mo alam ang papaya. Ganun na may prospect mo. Hindi mo alam. Bagsakan mo. Tama ba? Ang point ko lang, ladies and gentlemen, pagdating sa products, never kami nagkaroon ng pangalawang isip when we get the Nature's Way. Because it's one of the biggest herbal manufacturer in the US. Yan ang ating product provider. They're a billion-dollar company, and kung sila nagtiwala sa amin, sana kayo magtiwala rin sa amin. Ganun kasimple na lang. Tama ba? Yes. And for the past 4 years, we made, ang sales na natin nasa billion plus na. Ganun katindi yung products. Okay na yun? Number two, dapat maganda yung marketing plan. And that's the reason, karamihan ng mga top distributor lang nandito na kumikita na 100,000 sa linggo, 1,000,000 sa buwan, no? Kalahating milyon sa buwan, hindi sila salesperson. They're not salespeople. But because maganda yung marketing plan, plus maganda yung products, gagawa ka talaga ng maraming pera. Tama ba? Yes. Because, halimbawa, in-invite mo ako. And satisfied ako sa income ko. Pati sa produkto. Therefore, mag-i-stay ako sa grupo mo. And the more na marami akong benta, meron ka income. Correct? Yes. And the more na kumikita ako, hindi mo ako maaawat. Pwede mo sabihin, Francis, tama na, mayaman ka, mag-quit ka na, uy. Di ba? Hindi naman pwede, correct? So, yung mga tao will keep going basta maganda yung income. And kaya ako nag-change ng career ko from engineering, I went into network marketing, simple lang. Nakita ko kasi kung saan punta eh. Yung buhay ko na na-enjoy ngayon, ito yung nakita ko 17 years ago. Ngayon lang naging obvious. Kaya stick to your dreams, ladies and gentlemen. This is very important. Importante kung may dreams ka, importante may opportunity. Kasi ang dami natin kilalang mga tao, di ba? Ang gagaling sa klase, top 10, minsan din slister pa, talagang walang absent. Minsan yung kalsalamin talagang halos ang kapal na, no? Talagang walang ginawa kundi mag-aral. Talagang top 10 sa class. Pero bakit pagka-graduate, after magkaroon ng job, 30 years later, some of them are broke, they are not happy, sometimes jobless, minsan wala, hindi man lang kumita ng unang million niya sa buhay. Why? Because hindi siya financially educated. And tonight, ladies and gentlemen, ang tinuturo namin sa inyo, how to become a businessman. Hindi para mag-member dito, bebenta, hindi. Tinuturo namin kayo maging negosyante. Tama ba? Yes. And with our marketing plan, kung titignan mo, ay grabe, naka-design talaga to, isa pro-distributor marketing plan. Kumbaga, ang effort mo isang beses, tatlong beses kang babayaran. Kaya yung mga na kumikita ng malalaki sa in global, ito yung dapat nilang kitain in one lifetime, kinikita lang nila minsan in 1 year. Some of them already made more than 30 million in just a matter of 4 years. So, i-divide mo na 4 years yon, almost 10 million a year, correct?
And 10 million, hindi pa nga natin kikitain yun kung empleyado ka in one lifetime. Tama ba? Yes. So, ang marketing plan is very important kasi ang tinitipid mo rito, hindi pera. Ang tinitipid mo rito, yung kinatawag na oras. That's why I love doing this business because engineering ako before. And nakinumpute ko na yung sweldo ko, kung anong magkano yung savings ko, tsaka magkano yung kikitain ko for the next one lifetime. And nakumpute ko, wala pang 4 na milyon. Kasi 7 mil lang ang sweldo ko isang buwan. Eh, gulong lang yun ng sports car ko. Tama ba? And I'm so excited kung sino man nag-design ng concept na ganito more than ilang years na, and we really embrace it. Kasi sa totoo lang, sabi ng mentor ko, and I even had a book na nakalagay doon, why work for 40 years and make all the money that you should be making for the next 40 years when you can only cut it down for the next 5 years? Tama ba? Yes. And ladies and gentlemen, you're still in the pioneer stage. Bakit? 4 na taon pa lang in global. Ang dami na resulta. Parang langgam, kung nasaan matamis, doon maraming langgam. Kaya pansinin nyo, kung saan maraming tao, ibig sabihin may maganda opportunity dito. Maraming tao, hindi pa nila pagawasan. Nahiyaan na kami, kaya kami nag-extend. Kasi baka umabot tayo, baka ladating yung panahon, pati kisame, may tao. Diyan ka lang, 2 oras lang to. Imagine mo, nakakapit siya. Nakakahiya, di ba? Next, and last, of course, we have what we call the business system. Sa halagang 7980, kasama na yung buong business system, sinasama mo na. Kasama na sa buong package. Kami nagbabayad ng rent, kayo wala nang babayaran. Tama? Aircon, malamig, may upuan. Kanina ka pa nakaupo. Tama? Kami na nagbabayad ng warehouse, kami na nag-i-import, kami na lahat nagpapa-approve sa BFAD, kami na lahat nagbubuo ng system, pati sa international global expansion, kami na lahat, wala ka naiintindihin. So this is a business na risk-free, ang daling i-manage, walang masyadong overhead, kaya talatalunin mo yung mga franchise, katulad ng Jollibee and McDonald's, because of the system. If you want to make more money and become wealthy, they have 2 choices lang. Pwede kang magkaroon ng franchise like Jollibee. If you have 30 million, go for it. Pero kung wala kang pera, how can you be wealthy? So you have one choice. Join AIM Global. Yung nangyari sa amin, hindi yung chamba. Kasi marami kami. Kung isa lang yumaman, pwede mo sabi na, chamba lang eh, wanina blooman. Palagay ko may nunal yan sa likod. Di ba? Pero ang dami namin eh. Tama? Ang dami namin. Ang dami-dami namin. So hindi siya chamba. Gawa na yung tinatawag na system. Pansinin niyo yung Jollibee, bakit ang tao tumataya ng 30 million? Kasi ang franchise 1.2. 28 million yung building, lahat-lahat, pati yung gamit, aabutin ka ng 28 million. Okay? Bakit ang tao tumataya doon? Sa tingin mo dahil sa lasa ng spaghetti? Hindi. It's because ang binibili niya, kompleto na. Hindi niya naiisipin kung ano yung menu. Correct? Pansinin niyo yung Jollibee, lahat standard. Number one, pricing. Yung manok, pareho, pati kulay, pati timbang. Lahat tayo nag-wish ng changes. Gusto natin ng pagbabago. In terms of health, in terms of wealth, in terms of money, in terms of what? Career? Ladies and gentlemen, malay mo ito na yung break na hinahanap mo. Hindi natin masabi. Kung marami ka na sinubok na network marketing company, o marami na nag-entice sa'yo, marami na nag-invite, ngayong gabi, yakapin mo yung sponsor mo. Especially nag-invite sa inyo. Sabi mo sa kanya, salamat. Pwede ba sabihin nyo ngayon? Salamat. Salamat at in-invite mo kami in one of the best opportunity in the world. Ako, I'm forever grateful sa tatay ko. Ngayon, daddy na. Kasi siyempre, may pera na kami. Lagi na kami naka-aircon. Di ba? Dati nasa isang room lang kami. Ngayon, di na kami nagkikita sa laki ng bahay. Wow! Francis! Sis! Bakit? May call! Call! Layo, hindi na ako makita kung nasaan eh. Di ba? Ganong kalalaki ang bahay, no? Tapos, may resort na rin ako na lahat kayo, mga taga-AIM Global, walang bayad pag nagsunod kayo. Walang bayad kasi mag-donate ka lang. 1,000 per head. Then, naka-design talaga yun for a team building resort. May dormitory yun na it's like a hotel. Tapos, may suite din para sa trainers nyo. And of course, may mga rock climbing, may team building. May kompleto, may basketball. Hindi siya ganun kalaki. Tama-tama. Kasya tayo kahit mag-10 beses tayong ganito karami. Hindi ganun kalaki. Tama-tama.
And yun talaga dream ko, magkaroon tayo ng tinatawag na CAMP. Okay? CAMP, boot camp, training camp. CAMP stands for Kabantog Aspirin Miguel. Diba? Clearly, a dream come true. So, doon kami nag-i-invest. Because, ladies and gentlemen, gusto ko magkasama tayo na matagal. And gusto namin, mangyari sa inyo, yung nangyayari sa amin. Or yung nangyari sa amin on our past company na tinuruan kami paano maging negosyante. Tama? So, the decision is yours. I hope na gustuhan nyo opportunity. Again, sa mga first-timer, yung pagpunta nyo rito, malaking bagay sa amin. Palakpakan nyo, mga first-timer. At gustuhan nyo man yung negosyo or hindi, yung pagpunta nyo, malaking bagay sa amin. Okay? Sa mga sponsor naman, tutukan nyo yung mga first-timer, i-share nyo sa kanila how to get started. Of course, i-prepare nyo sila sa mga negative, sa mga discouragement, no? Ngayon, sa mga negative, I suggest isako nyo, tapos dalhin nyo rito, itak-tak nyo para maintindihan yung negosyo, ha? Para hindi kayo basta kinokontra. Doon sa mga wife naman na hindi pa member yung husband, kasi pag ganito, you want to stretch your time and make yourself productive sometimes. Maraming sakripisyo. Uuwi ka medyo late ng gabi. Well, it's part of the business. Tandaan mo, pag may tinanim, merong? Pero hindi nyo alam, may sakripisyo mas marami. Tama? Yes. Para maintindihan ka ng husband mo, bakit ka ginagabi, dalhin mo na lang dito. Tama ba? Yes. Bago mo kumbinsin ibang tao, kumbinsin mo muna yung katabi mo matulog. Tama? Kasi pag negative yung katulog, ba? Bakit yun ka lang? Anong oras na? Sabi mo, yayaman tayo tatlong buwan na, ba't ngayon yung rep natin walang laman? Excuse me, wala tayong rep. Ano ba na tayo? Bakit wala tayong kuryente? Hello, 8 years na tayong walang kuryente. So, yun. Sa mga upline naman, sa mga first-timer, huwag nyo muna hanapan ng resulta yung upline nyo, especially kung bago pa siya. Ha? Siyempre, kung sasali lang niya kahapon, wala pang kotse yan. Siyempre, baka, asan ang kotse mo? Di ba? Ka-join lang eh, di ba? So, pag yung upline nyo bago pa, move to the next upline para matulungan kayo at masagot yung mga tanong ninyo. Tama? Yes. So, palagay ko, yun lang sharing ko. Thank you. I'm the finance director of this company. Maraming salamat sa inyo. Be a blessing to others. Ha? Thank you. Ibig mong sabihin, sa loob ng 6 na taon ng AIM Global, hindi ka pa rin naniniwala. Mahigit 600 millionaires na ang nag-create ng AIM Global, kasama na pati Big Brother mo si El Toro, negative ka pa rin. Di ko nga linya yan eh. Di ko rin naman linya ito ah, pero naniniwala ako, lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Ooh! Tapos may power-power pa kayo nalalaman? Super negative si Lucky Luco, no? Anong problema nun, El Toro? Oo nga eh, minimotivate ko nga kaso matigas. Ininap ko nga lang eh, kaya pinakausap ko kay upline Nika Furica. Ganyan din ako dati. Talaga? Ako din. Akala ko kasi una-unahan, di pala. Dinix mo na lang, luko-luko pala eh. How dare you are! Huwag ka magsalita ng ganyan, kapatid ko pa rin yun. Ibang-iba sa ugali mo. Negative. Hello, correction, half-brother. Pinain mo na ba sa mga top distributors? Tama eh. Yun ang kulang. ABC rule. Ano, set ka ng home party. Ikaw product, ako OPP. Yes, Apsi. Upline, kausapin ko. Malayo pa lang na amoy na kita. Anong pabango mo? Albatross? Ako pala si Black Weirdo. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Di ako mabuka eh. Mahiyain ako. Ganyan din ako dati. Mahiyain. Pero practice-practice lang, gagaling ka din. Gawin mo, invite ka ng dalawang kaibigan mong mahiyain din. E di tatlo na kayo. Then, invite din sila.
And before you know it, malaki na ang grupo nyo. Group nga lang ng mga mahihain, pero network pa rin. Wala akong time dyan. You have time for other people's business, pero you don't have time for your own business. Parang mali. Pwede mo naman gawin ng AIM part-time. Pag-iisipan ko. Walang yumaman sa pag-iisip lang. Yumaksyon ka. Kasi kung may yumaman sa pag-iisip, lahat kami mag-iisip na lang. Wala akong pera. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Konti pa. Konti pa. Bibigay na ako. Tabi, ako kakausap dyan. Ha? Wait, sama kami sa idahak. Come on, let's join us. Get malu! Werpa! Tara, hukay, hukay! Power! Eh na, tama na. Eh? Ako si Loki Loko. Eh? Tigasin ang tama. Negative ka, ha? Ha? Hello. Nagbibiro lang. Convinced naman talaga ako sa AIM eh. In fact, magsi-seven heads nga ako. Power. Buga buga. At an early age, na-realize ko kagad yung value ng pera. Kasi ang father ko kailangan pang mag-abroad para mapagtapos kami sa pag-aaral. Akala ko, pag nakatapos ka, papasa mo yung board exam, tapos na. Hindi pala, pag nakatapos ka, tapos ka rin. Dahil hindi ganun kadali makahanap ng trabaho. Yung unang-unang kumpanya na pasukan ko, akala ko kapag nagsipag ka, mabigay mo yung best mo, maging loyal ka sa company, eh, ang bilis umasenso. Hindi pala. No, hanggat hindi ikaw may control ng income mo, you're not in control of your life. Alam ko, ang pag-asenso, nasa business. Kaso nga lang hindi ko alam kung ano yung business para sa akin. Na-invite ako sa networking, akala ko benta-benta. Sabi ko, hindi ko linya yan. Hindi bagay sa akin kasi chemical ako, yung products all natural. Kaso nga lang meron ako na-meet na engineer din, katulad ko, na kumikita ng 300,000 isang buwan. Na-challenge lang ako. Kung kaya niya, kaya ko rin. So, pinag-aralan ko, nag-train ako. Then, nag-start ako sa AIM Global, May 2009. Yung mga tao akala ko sasama sa akin, yan yung unang-unang ninaniwala sa akin. Pinagtawanan ako, kinutsa ako, at sabi wala daw mangyayari sa akin dito. Pero dahil meron ako nakita sa AIM Global, sabi ko, itutuloy ko talaga to. Yung first check ko dito is 4,500. Naging 12,000, hanggang sa naging 60,000. Kapag sinunod mo yung sistema ng AIM Global, lalaki at lalaki ang grupo mo. Huwag ka lang talaga hihinto. I'm averaging around 100,000 pesos per week. And dahil sa AIM Global, nakapunta rin ako sa ibang bansa. Ilang beses na akong pabalik-balik sa Hong Kong. Nag-Asian cruise na rin ako. Pumunta ako sa Singapore, Malaysia, Thailand. Because of AIM Global, dalawang beses po ako nakapunta ng Amerika. Ang una naming stop, Springville, Utah. Pumunta kami ng Olympic Village, nag-skiing kami. Nag-snowboarding kami. Taring kami ng Moab, yung mga rock formation nakita namin. Come to where the flavor is. Come to Marlboro County. Then punta kami ng Las Vegas. Nag-helicopter ride kami. Punta rin kami ng California, sa Universal Studios, isang Anaheim Disneyland. And dun kami nagpakabata talaga. Nag-stay kami sa US for 2 weeks. Lahat po libre. All expenses paid by the company. May pocket money pa kami. In 2 years, nakabili po ako ng tatlong sasakyan. Yung first car ko, Montero. Yung mga kaibigan ko, nung nagsimula ako dito, ay nila maniwala. Nilumbas yung Montero ko, hindi naman sila makapaniwala. Yung second car ko, Hyundai Tucson, pang coding. And wala pong isang buwan, after ko binili yung Tucson, binili ko po yung third car ko. Nissan 350Z. Baliw na baliw talaga ako doon. Ito po yung sports car na ginamit mismo sa Tokyo Drift. Kahit na hindi mo pangarap,
kahit ang pangarap ng kapitbahay mo. Pag sineryoso mo, ibibigay ng AIM Global. And after one year, nakabili rin po ako ng condominium worth 5 million pesos. Ang fear ng iba, baka una-unahan at nahuli na sila. Katulad ko, after 3 years pa bago ako nag-join. Pero may prinsipyo nga ako eh, you don't have to be the first, you just have to be the best. Sa AIM Global, hindi lang naman puro pera, bahay, sasakyan ang bibigay sa'yo. Nag-gain ako ng knowledge, ng skills, na-develop yung personality ko, na-boost yung confidence ko. I was able to gain control of my time and my life. And most important, I was able to become a global ambassador of hope.